Hello, guys! What's up, guys? Good afternoon! Hello! Welcome to Underage TV! It's me, Andrea. And Jedge. And ito naman tayo, guys, for another episode ng ating American Dream Journey for Nurses. Yes. So, yeah. Ano episode tayo? Episode 4. Yan, episode 4. Thank you first. Ngayon, first guys, thank you sa lahat ng mga nanonood ng aming vlogs and sa patuloy na suporta sa amin. Yes. So, ngayon, sa ating episode 4, episode 4, ngayon naman, gusto naming i-share yung ibang journey ng other nurses na nandito na sa Amerika. Yes. So, ayun, yung kung napanood niyo yung previous vlogs na yung vlog namin about our journey as a nurse, etong next na nurse naman na mag-share ng kanyang experience as a nurse na nagpunta dito at nag-work sa US. Siya, alam mo, Dad, bilib na bilib ako sa kanya kasi yung ginagawa niya is very inspirational. Para sa akin, inspiration ko siya kasi ang dami niyang natutulungan. Yes. So, ngayon, huwag na natin patagalin. Yeah, let's go. Pakilala na natin ang ating interviewin. Yes. Alright. Welcome to... hello! Nurse Levi. Hello, Levi. Hi, kamusta, Levi? Okay lang. Ano ba tawag sa mga viewers nyo? Guys lang for guys now. Guys lang eh. Yung ano namin. Eh. hi, mga ka-Jedge. Andrea Jedge, ayan. First, Levi, thank you so much sa time mo. And alam ko, sobrang it takes courage talaga yung humarap din sa maraming, you know, tao. Or mag-share ng experiences, di ba? Sa kapwa natin nurses at sa lahat din ng nanonood ng vlog natin. Yeah. So, yun. Thank you sa una. And ang purpose naman natin, syempre, yung makatulong tayo sa ibang nurses din. Yes. Na makapag-reach tayo ng ibang information sa kanila. Oo. Ayan. So, ano? Ano? Start na natin ng interview. Ready ka na ba, Levi? Ready ka na ba, Levi? So, yun. Alright. Ayan, Levi, tell us about kung ano yung, parang quick ano lang. Introduction. Intro ng kung... ano yung work mo ngayon as a nurse, kung anong state ka, and then gano'ng katagal ka na sa US? Okay. Current work ko ngayon, bale, dalawa yung work ko ngayon. Wow. Siyempre. So dalawa yung work ko ngayon. Yung full-time is utilization management ako. Work from home. So basically, that was our job before. Kami ni Andrea Inas, she was my boss for a short span of time. Tama din. And then, after noon, other than that, staff nurse din ako sa weekend. So I'm doing Monday to Friday, work from home. And then either Friday, Saturday, or Saturday, Sunday. So I leave one weekend off to myself. Para work-life balance. Wow, sobrang sipag naman. Nag-work pa talaga din sa ano ha. So, alam mo naman dito sa alam mo 'yan, bills dito, the bills don't come out. So, currently sa Texas ako. Texas ako sa Dallas. Dito ako naka-base I've been here for 5 years na this May 13. Oh. Pero sa US itself, mag 6 na ako. 6 years. Saan ka nag-start, Levi, before Texas? Ang first deployment sa akin before was Pennsylvania. Makakalam sa Pennsylvania. Yeah. Ang sinasabi, yung ba doon ba si Dracula? Sabi ko, Pennsylvania po is sa tabi ng Jersey, New Jersey. New Jersey. And then katabi siya ng Ohio. So East Coast siya. Okay.
state sa ang sikat na city sa kanila is Philadelphia. And Pittsburgh. So dalawa yung kikis. So sa Pittsburgh side ako malapit sa Ohio. Oh, nice. Oh, medyo bunga din eh kasi one time nakarating kami. Ay, na-visit na namin yung PA or Pennsylvania, Philadelphia, Union City. Yeah. So, yun. Levi, mag-backtrack lang muna tayo saglit, ha. So, before ka nakarating sa US, after mo mag-graduate as a nurse, can you tell us more about kung ano yung naging job mo before? Yeah. Ano ba? Ang dami ko pinagdaan. Yeah, oh, that's nice. Yeah, magandang inspiration yan. Yeah. So, 2007 graduate. Actually, dapat 2006 ay hindi ako graduate on time. So, that's a different story. So, 2000, yeah. Pero parang God's grace yun. Kasi kung 2006, alam nyo na yun, yung batch. Yeah. So parang way yun siguro ni Lord na i-adjack ako. So, So 2007 ako graduate. That was the time na walang alam mo yung kahit pasado. Yeah. Kasi June ako, April ako graduate, June 2007. Mm-hmm. Nag-take na ako ng board exam ng local board exam. Mm-hmm. And then August may results na yun eh. So RN, PHRN na ako that time. And then wala akong mapasukan na work. 'Di ba? Yun yung time. Yung time natin na talagang wala ka pa. Because you have to parang volunteer. Time na yon. So yung kapatid ko nurse din kasi, and then parang yung nauna sa akin. So sinabihan niya ako na wag mong ipilit na kasi napapagod lang ako, kakapasa dito and hindi naman ginagawa lang transfer yung resume ko. Yeah. Ginawa niya, wag mo ipilit, take mo yung exams. So, so hindi ako makapasok sa work August. By January 2008, so parang 6 months after nung PHRN, nag-IELTS na ako. Yeah. Mm-hmm. So, while everyone was busy, alam mo yung pinipilit nila mag-hospital, I took the path mag-IELTS ako. And then, yun ang luckily, pumasa naman ako noon. Yes. And then sabi niya, okay, ngayon ang IELTS, my 2 years. Ngayon, hindi mo ko mag NCLEX ka. Okay. That time, may nag-guide kasi sa akin. So, yeah. I owe him big time. Kasi everyone that time was going for California. True. Kasi, yeah. Sabi sa kanila is, andun yung tita ko, andun yung Totoo. Oh, ganyan. Uh-huh. Hindi nila alam that time na pag wala kang social security, wala kang SSN within 2 years, hindi mo marirenew yung license mo. Yeah. Kaya lang sinabihan ako ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko Vermont, that time ang Vermont hindi naghihingi ng SSN para mag-renew, and New Mexico. At that time taghirap din kami, so mas mura ako. So New Mexico ako nag-take. August. So parang within 1 year, in a span of a year and 3 months, may NCLEX IELTS na ako, PHRN. So nakompleto ko. Wow. So sinabihan niya na ako na kumuha ka na ng visa screen. Oh, wow. Ganun yung exam. Tinubog ko yun kasi sabi ko, rather than wasting my time na mag-volunteer, tapusin mo na yung exam. Yeah. 2009, may visa screen na ako. Mm-hmm. That time, hinihingan nila ako ng yung magpapasa ka ng magpapasa ka papunta dito. Application. Na currently nasa bedside ka and area ka and dapat tertiary hospital. Wow, grabe yung performance nila. So sabi ko wala na to. So fast forward, nag staff nurse ako sa Pilipinas. Yeah. Tapos 2012 nagbarain ako, nag Middle East ako. Mm-hmm. So hopefully makarelate sa akin yung mga viewers niyo na nag Middle East. Yeah, marami kami. Oo, kasi may mga sila na parang
ah, dito na lang ako. Yes. Oh, ganun, so, ganun. There's nothing wrong with Middle East. Promise. Yeah. Okay siya sa akin kasi compared to what I was earning in the Philippines. Hindi talaga. I mean, no comparison talaga. Pero work-wise, parang doon ako nagkaroon ng back problem kasi yung mag-turn ka talaga ng malalaking patient. Expectation nila na ikaw yun. Ikaw lahat yun. Oh. From charting to bigay ng medical status. So, ang sakit. So, after no, yun, tapos pagbalik ko ng Pilipinas, 2014, doon na ako nag-Accenture. Okay. So, doon Accenture. Doon ko nakilala si Andrea. Yeah, si Andrea. Doon na nag-pave yung way na mag-start ako, yung background ko as utilization review nurse. Yeah. Di ako familiar that time kung ano ba yun. I was just up for, kasi yung sweldo, mas malaki. Full siya. And then yun, kumbaga parang kung if kasi di ba sa hospital, magpupuyat, may night shift din tayo, magpupuyat ka. Kung magpupuyat ka lang naman din, kumikita ka na. Diba? So, doon na rin ako nakakuha ng PD kasi na-expose ako sa ibang nurse. Na, syempre, nagsisharean kayo ng ano bang balak mo sa buhay, ano bang... So, yun, doon ako for 5 years until I got here sa Pennsylvania. Yeah. Okay. Yeah. So, isa sa parang na ano kong point doon is that maaga mong tinake yung NCLEX, which is at least, di ba, yun na yung may susi ka na pinangahawakan na anytime you can apply dito sa US. Yeah, yun yung nga yung parang inaanon din namin na if you have this, wanna go here sa US, take kagad ng NCLEX. So, Levi, yung pathway mo papunta dito, ano yun, yung in-applyan mo para makuha ka ng priority date? Is it agency or naghanap ka ng lawyer or something like that? So that time, it was retro. Super retro noon, 2010 onwards. Parang 2010 to 2014, actually hanggang 2015, ang visa bulletin nasa 2006. Ganun ka retro. Wow, grabe. Ilan yung parang 10 years. So, pero nagmo-move siya. Yun naman maganda. Siya pa ilang buwan. So that time, nakakita ako ng glimmer of hope na at least nag-move. Kung pumila na. Kumbaga kasi without priority date, wala ka sa pila. Wala kang pinanghahawakan. Yun ang ipan, Andrea, naka-meet tayo ng ganong nurse na parang, kasi retro naman po. Kailangan ko, hindi naman ako magkaka-PD. That is a very, very wrong notion. Retro doesn't deal with you getting a priority date. Parang pasimple, priority date or having a PD is a ticket going inside the cinema. Yeah. Na kung may priority date ka, nasa pila ka. Hindi ka lang makapasok kasi puno pa yung nasa loob. Puno pa. Yeah. Totoo. Yeah. Pero it beats you having no PD and wala kang inaantay. So, bakit ka apektado kung wala kang inaantay? Yun ang go get NCLEX, go get a PD, at kahit kung gusto mo man mag-UK, mag-Australia, may inaantay ka. Magagawa mo. Yeah, oo nga eh. Tama, tama. So, yun kasi yung lagi ko sinasabi sa mga nurses na para ginaguide ko is no entry. Wala. Yeah. That wala. Kahit sabi, paglaban mo sa, nagtataban na, 50 years na ako sa ICU, marunong ako sa cath lab. Yeah. Ikot ko na yung buong hospital ko na lang walang pakialam si NCLEX noon. Kasi, setting natin dito, iba yung sa Pinas. Yeah. So, kumbaga, without NCLEX, wala tayong pag-uusapan. So, yun yung parang dinidrive kong point doon. Kaya, buti ako that time na mag-exam ka, and then siya ka mo. So, question lang. So, para ma-clear sa ibang nurses. So, paano ka ba magkakaroon ng PD or ng priority date? So, ano yung parang titignan nila? Kasi yung sa akin that time was
through an agency. It was EB3 is employer based. So ibig sabihin lang na, to put it in simple terms, merong kang employer dito. It doesn't have it doesn't ito na naman tayo. So lagi na lang iniisip pag employer, hospital. Hospital. It could be a skilled nurse. It could be a home care. Home health. Yung home health na kasi may mga nurse tayong Pilipino na kinukuha nila, magagandrive, nagbabahay-bahay, malaki bayad. Yeah. Care nila, nag-IV ito. Alam mo yan, hindi lagi silang one-sided yung ano nila lagi na bedside hospital. Yeah. Correct. Hospital. No, there's a lot of employers for you here. There are even but that's a specialty. For utilization reviewers. Yeah. Pali management yung kinukuha nila. Hindi yung from the ground. Pero ibang usapan. As for me, EB3 ako. I was hired through an agency that brought me sa Pet. Oh, nice. Mm. So, yun nga, there's a lot of, di ba, maraming klase na employment base. So, mostly, ang kinukuha is yung EB3 talaga for skilled nurses. Yeah. Okay. Singit ko lang yun. Kasi EB3, although you are bound to with the contract, wala ka masyadong ilalabas. Kasi yung EB2, tama, di ba? Yung EB2. Uh-oh. May labasan ng pera ang EB2, eh. Correct me if I'm wrong. Tama ba? Yeah. Correct. Kasi galing kami sa... Diba? Ako yung EB2 ako. Yeah. So, may lawyer kami nung time na yon. And yun, syempre, maglalabas ka talaga ng medyo malaking pera dun sa lawyer. Syempre, so, para maglakad. Yeah. Yun kasi, kung may, ang maganda sa EB2, lagi siyang current. So, hindi siya... So as long as nabayaran mo yung fee mo, you could go. Sa EB kasi, para to sa aming mga walang mautangan, walang pero. makakaalis at makakaalis ka pa rin naman. It's just, you just need to wait. Yeah. Wait, yes. Yun. Yeah. Alright. So yun nga yung parang misconception ng iba na ano eh, yung parang na-discourage na kagad in terms of, may retro. It's like parang, nga may retro pero... It's like, may naumpisaan ka na ba? Exactly. Apektado, wala ka namang PD. Magtigil. Yeah, wala. Yung iba nga masaklap, wala pang NCLEX eh. Exactly. Yung mga hindi makapasapatan ng NCLEX. Yun, I mean, no. Doon, apektado kasi tinry na nila. Nakakawan. Yeah. Yeah. So, any challenges, Levi, doon sa process mo ng pag-apply doon sa EB3, like yung sa agency, meron bang mga, may na-experience ka ba na delays or parang smooth talaga na pagkapasa mo ng ang tawag dito, yung resume mo, binigay mo na agad lahat, ganun? So marami, hindi ko kasi sila pwedeng i-name drop. So, doon, sikat yung agency na yon kasi maraming taga Accenture na nag-sign up sa kanila. Because time, even though retro, sila lang yung agency na nagfa-file ng may NCLEX na wala sa bedside. Kasi lahat, back in 2014, 2015, gusto nila nasa bedside ka. Yeah. So, dinisregard nila yung point na, hello, galing mo ako Middle East, hindi naman ako innocent or ignorant with ano, pero sabi nila hindi, gusto nila na bedside lang yung agency na nagfa-file ng PD ka, wala ka sa bedside. So lahat kami the only thing na gusto nila is kompleto mo na, may visa screen ka na, okay, hindi sila ng NCLEX lang. Kasi kumbaga, naiintindihan ko naman sa kanila eh. Kumbaga, bigay ko na nga sa inyo na wala kayo sa bedside, tapos hindi pa kayo kompleto ng papel. Kompleto, magpapel. Totoo. Okay. So, parang mabilis na yung process and, you know, kasi sila din naman yung kukuha eh. So. Yes. Oh, I see. Nice. At least, ano, diba, yung agency na yon talagang kumbaga, kaya-kaya kanilang madala dito dahil you have everything na eh. Ready na lang. Kumbaga, PD na lang inihintay mo eh. Interview na lang, tas visa, and then makakarating ka. Yeah.
Then yun nga din yung gusto kong i-clarify kasi kami ni Andrea, Levi, hindi kami aware na yung like kanyari yung mga ganyan, yung mga nagpe-petition or something. Ano na pwedeng walang experience or may experience man makakapunta dito kasi maraming nag-comment sa amin. Sabi, no, kailangan mo ng at least 3 years experience. Yeah, so parang yun yung clarification dito, no, na pwede ka rin makapunta sa US kahit wala kang experience. Okay. So nasa tao na lang yun, right? But linawin ko yun. Kasi eto yun, actually nantay ko yan kasi yung comment na yan. Eto, kami ni Andrea. Kami yung buhay na patotoo na nakapunta kami dito na hindi naman kami babad na babad sa ICU. Yeah. Kami nagmumumog ng code araw-araw. Totoo. So, kasi gusto kong naniniwala kasi ako sa give equal opportunity for all. Yes. Hindi lang para to sa ang American Dream ay hindi lang para sa mga ICU nurse, ER, lab, or kung ano-ano pang nurse. Pwede to kahit online seller ka lang, kahit wala kang, I mean, hindi ka na sa ano, although I would be there. Of course, lamang nila yon na may NCLEX na sila, ICU pa sila, mas marami options pag-aagawan sila ng hospital. Tama naman. Totoo. Ako, hospital, sinong kukunin ko yung, lalo dito, mahilig ang America sa mga lawsuit, mahilig sila sa ganyan. So, so syempre bilang ako hospital kunwari, gusto kong kunin may experience. Yeah. Pero paano naman yung hindi makapag-experience, yung wala. Yeah. Sabi lang natin is merong way at hindi lang yun yung it's not a one size fits all program. Dito sa mga nagko-comment doon sa inyo is number one, kaya hindi ako nagvo-vlog eh, kasi papapag-pap ko yan eh, kahit dun sa ibang forum. Yeah. Yung mga naggaganon, kapwa mo Pilipino, paklap lang, and then pangalawa, either nurse or hindi nurse, pero wala sila dito. Nandito sa Amerika, nagko-comment. Wala sa amin na kami kasi nandito na, citizen na kami. In our experience. Na, alam mo yun, yung we live through that. Na, through that. Natuwa namin, magagawa nyo. Hindi na para sa nurse nandun sa specific box type na yun na magaling sa hospital. Yeah, totoo. Maraming, and then, hindi lang, ang America, there's a lot of opportunities for you. Hindi lang bedside. Kung alam lang nila, kasi I don't know sa ibang health system, ibang countries. May CCRN tayo, may... Totoo. And yung nurse practitioner, may sanga-sanga pa dun eh. Hindi lang geriatric, pwede kang mental health. Mental health, home. Meron na nga ngayon yung nauso, Levi, home, ay yung ano eh, yung parang telehealth. Telehealth. Kasi bago yan. Bago. Diba? So kasi sa Pilipinas, ang kitid pa rin ng ano nila na parang bedside lang, no? Ako, magsa-staffer ako. Hanggang 60 years old ako, nagbe-bedside. Turn ako ng patients, naguhugas ng butt. Ang problema, hindi nila alam na ang sistema dito, mayroon tayong marami. May safety tayo. Yeah. Maraming help. Yeah. Yes. Totoo. So, hindi naman sa pangano, nakapag-wipe din ako ng butt. Yeah. Pero, hindi siya on everything. Yes, hindi siya yung alam mo yun, araw-araw ginagawa. Meron ako so lang. I mean, yun, maraming opportunities for nurses. Yun lang sinasabi. Yeah. Just take the first step, X, and then you can, PM Andrea, Jej, you can PM me. Levi. Nandiyan si Levi. So, yun nga, kasi yung opportunity, yan tulad nga sinabi mo, naniniwala si Levi sa equal opportunity na, bawat lahat. Kasi, yung point of view na parang sa Pilipinas, ang daming nurses. Mm-hmm. Pero hindi lahat ng nurses doon, or like, actually, majority nga doon, they can't go to the hospital kasi mababa yung sahod. And then, maraming mahihirap na nurses. Na it's like, you can't go to volunteer kasi hindi mo kaya, wala kang budget. So, you need to find another job. Like,
may nakwento si Levi before na nag-online seller na nurse. Kasi they need to, you know, create money. Yes. So, paano sila magkakaroon ng opportunity sa US if, correct, you know? So, yun nga, equal yung opportunity na talagang you don't need, mm-hmm, tulad yung sabi niya, may online seller silang, siyang kakilala na nurse na, ano, mm-hmm, diba? Yeah. So, nakamit yung American dream. Yeah, yun talaga yung kagandahan ng ano dito, diba? Like, they give equal opportunity sa lahat ng nurses. Which is, yeah, yun. Okay, so, let's see. So, Levi, kailan yun ulit? Kailan ka nakaalis ng Philippines? Kailan ka nakarating dito? 2018. So, okay. 2018, birthday ko. Yung mismong birthday ko. Wow! Birthday present talaga. Kailan yun? 4 days. 4 days na lang ma-expire ng medical ko. Ganun ako. Kasi inantay ko yung pay. Kasi hindi, yeah, ganun ako kahirap. Ganun ako kamaralita. Parehas na ako. Oh, so, inantay ko yung 13th month pay ko. Pagkalabas na 13th month pay, nagpasa ako ng resignation. Meron na akong ticket noon. So, pinlan, in a way na, yun nga. So, pagdating ko dito, so, nakita nung, segue lang. Hindi ako masyadong in-interview nung mga point of entry. My point of entry was Detroit. And hindi nila masyado akong ginrill. Kasi, upon looking, oh, it's your birthday. Happy birthday. Parang, oh, yeah. Ay, mga Amerikano, ganun. Sila yung parang, kaysa tanungin pa nila ako ng mga tanong-tanong, yeah, nila ako, ay, binati nila ako, okay, you're happy, yeah, birthday. Welcome to the US. Oh, yung pack, labas na. So, yun yung time na yun, 2018. Wow. So, pagdating mo dito, Levi, kwento mo naman kung ano yung mga, so 2018, syempre ikaw lang mag-isa. Yeah. Ano yung mga experiences mo pagdating mo dito? Saan ka nagstay and yun. So ako na experience niyo rin to kasi hindi ko alam kung may tumulong sa inyo or may kamag-anak na nag-set up kasi pero kung wala, kung bago ka dito pahirapan yung, yeah, maghanap ng apartment. Totoo. Mm. Yeah. Like kasi they always need a check, credit check, credit history check. Credit history. Wala ako noon. Ano ba naman, parang wala pa akong isang linggo sa Amerika, so naghahanap ako ng apartment ko. Yeah. So, buti na lang, parang by the grace of God, yung facility na pinag-workan ko, merong malapit, walking distance doon na, na building, na apartment. Okay. So doon ako nag-apply. Naloka lang ako kasi buti na lang pumayag sila na i-take ako kahit wala akong credit history. Pero imbis na 1 month deposit, 1 month advance, naging 2 month deposit. Wow. Month. Yeah. Okay. Well, so buti na lang talaga, inantay ko yung 13th month ko. Yeah, kasi mahal din dito. So hindi pa ako nagsistart mag-orientation. Okay. Oh, wala ka pang sahod. Lumabas na lahat ng pera ko. So, bira mo, the rent there was 615. Uh-huh. So, nasa 1.8 something. 1.8. Yeah. So, parang sabi ko, shit, magbibisquet na lang ako. Okay. So, yeah, pero, talagang challenges. And then, I took it as a positive note pa rin. Kasi yung iba, hirap na hirap makakuha ng apartment. And yeah, so, correct. Oh. Blessing pa rin yun kasi. Good start. Pagkipat ko sa apartment, alam ko maraming nurse na nagsabi noon na ganun din sa kanila pag lalo pag walang kamag-ala ko nang tumutulong. Empty yung apartment. Walang, ikaw, yeah, talaga yung magpupuno. Wala. Certain mo ko, meron sigurong oven or something. Stove, yeah. Pero yung like kutsara, tinidor, ikaw yung magpo-provide noon. Yeah. Plato, ganun. Yeah. So, sumasama ako noon sa ibang nurse. Nag-goodwill kami. Ah, yung goodwill. Goodwill. Same. Okay, tapos doon ko na ano na parang sabi ko ano parang pansamantala lang, yeah. Parang sige, tiis lang kasi ibang-iba eh, like totally start ka from scratch. Like yung pagpapakabit ng kuryente that time, kailangan ilipat sa pangalan mo. Alam mo yung wala akong kasi nung dumating kami ako comparing it to Middle East. Sa Middle East kasi, libre yung bahay, kuryente, tubig namin. Correct. Yeah. Like, pagdating namin, alam mo yun, kahit, alam mo yun, uhihiga ka na lang, magluluto ka na.
tugtog pa sa ref, mga ganun. Dito talaga wala. Like, mm-mm, literally from scratch na... Ikaw lahat. Tapos lahat. Yung... Walang table kasi doon. Yeah. So yung luggage ko, towel, yun yung... Dun, yung table. Yung table mo, wow. Siyempre, hindi ko pinopost yun sa social media. Ano lang, uy, alwas-alwas ka na siya, pero hindi nila na-realize. Yung parang behind the scene ba? Na, behind the scene talaga yun, na parang, yeah. So, ito yung real American, na kung walang tutulong sa'yo, you'll have to start from scratch. Kaya napakaswerte ng mga nurses na may in China, nanay, tatay, set up sa kanila. Yeah. Para sa amin, isasabi ko lang na mahirap sa umpisa pero hindi imposible. Kaya ako nga nakayanan, kung hindi ako nagda-drive, dito lang ako natutong mag-drive. Kasi wala. Yeah. So, puro lang ako jeep. So, yung mga ganun, yung pagsisimula, it will always be a struggle. Pero, it makes you humble pag medyo nakaalwas-alwas. Parang, if you look back, di ba? Parang, wow. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap. Lagi kong inaano nun, sabi ko, kung Middle East nga, nakaya ko ito pa. Sige lang, laban lang, ganun. Pero, yun. Yeah. Naalala ko nun dati, ating unang gamit namin na pinurchase yung ano, higaan, yung ano niya, bed niya. Kasi, pinahiram kami ng relative namin ng airbed. Airbed. Pero pagising mo sa umaga, deflated na. Kaya sakit ng katawan niya lagi. Oo, parating masakit yung katawan niya. Hindi yun eh. Hindi yun nagkocontour sa katawan niya. Yeah, oo. Tapos, ayun, gumigising kami, ano, nasa baba na kami. So, parang, ano, So, ayun, yun talaga yung una naming binili sa dito. Yung question niya. Wala pa nga bed frame yun. As in, bed ako, kasi titipid ako. Tapos, sobrang pagtitipid ko, mali pa yung airbed na nakuha ko. Kasi, sabi ko, $40, may $60. Sabi ko, syempre, doon ako sa 40. Yung pala yung 40, di bomba! Ay, mahirap pa lalo. So, bumili pa ako ng ano, napag-alo ako. Bumili pa ako ng bomba na pang bike. Ikaw nagbomba ng sarili mo. Bago ka matulog, nag-exercise ka pa. No? Oo, ganun talaga. Sabi ko, oh my God, ito talaga buhay America. Pero, alam mo yun, survive it. Yung parang, it makes you humble din. Ang sarap talaga sa pakiramdam, di ba? Na nalagpasan mo yun. Yeah. No? And ngayon, di ba? Yeah. Kung ano man yung narating mo ngayon as a nurse, sobrang sarap sa pakiramdam, di ba? So, ano naman, parang experience mo, like yung mga first week or first month mo? Yung pagdating mo dito sa work. Kasi yung facility na pinag-workan ko before, Saturday CSM. So, parang lahat ng, lahat kaming colored, people of color, tawag nila dito, people of color, it's either nasa mid shift kami or nasa night shift kami. Kasi I got to work with the best CNAs, with the best nurses na parang napababayaan basta-basta. That was pre-pandemic pa ha. So na-survive ko yun. And then culture, it's a geria place eh. So medyo tayo mga they're not used to seeing a brown skin person. Yung karamihan either white lang or black. Yeah. So mayroon time na natandaan ko may nagme-med pass ako pagpasok ko sabi sa akin, "What are you?" Sabi, I'm the nurse. Are you biracial? Parang sabi ko, kailangan ba yun? I'm here. Parang sabi ko, I'm just here to give you your medications. If you don't take it, I'll go ahead and go on. Parang ganon. So, alam mo yun, rather than being, alam mo yun, parang being offended. Kasi parang, pero nakwento ko yun sa mga kasama kong nurse na ibang lab. They're not used to seeing parang wala sila masyadong gray or brown person yun lang o parang okay sige so doon natututo ako doon sa ganun and then you get to doon ako nahasa sa
prioritization. Doon kaya nung when I transitioned to a hospital dito sa Texas, mas I owe it to kung paano ako mag-prioritize ng pasyente, kung sino yung una. Talaga. Yeah. Kasi I was handling one is to 25 yung kulang pa 25 and isa lang ako, dalawa ang CNA. So parang, now alam mo yung parang palang alam mo na kung sino yung uunahin mo, sino yung hindi and all that. Ito na naman, just let me clarify, yung mga laging sa ibang forum kasi lagi nilang ano, ay nako, ayoko sa SNF, ayoko sa nursing facility, ayoko sa ganito. Everyone has to start from scratch. Yeah. Now, if you don't have a current bedside experience, mahihirapan kang makapasok sa hospital. Yeah. It would be a big, too big of a risk for them na i-hire ka knowing na yung mga pasyente nila is coherent. Yung iba doon, probably medical practitioner pa. Yeah. Na, alam mo, hello, kamali ka ng prime, mali. Al, pag tinanong ka, what's that kind of medication, hindi mo masagot dahil wala kang experience. Alam mo yung ipapatawag ka na lang, meron ka ng bad review. I mean, they post it here on yung doon sa social page ng hospital. Mahilig. This reklamo. Diba? Reklamo. So, ground para sa mga nurses na walang experience. Yes. Tama ka, no? Na-realize ko yun, Divay, na parang mahirap din na isabak mo yung sarili mo agad sa big stage, di ba? Kasi parang mabibigla ka din doon eh. Kasi pag wala kang ganung ganung kalaking experience, talagang malaki din adjustment mo, di ba? Compare na mag-start ka as yun nga, sa skilled nursing facility na although maraming pasyente, ma-acclimate ka. Ma-acclimate ka on how una, natututo ka kung paano humawak ng pasyente. Ay, geriatric yan. Matututo ka kung paano makipag-deal with patient visitors, relatives. Yeah, relatives. Yes, number one. kung lalo kung floor ka sa hospital, mayat maya merong ano diyan relatives pag may attitude sila na like, well, my daughter is a nurse, ganyan ganyan, pwede doon ka magpaalaga pero hindi mo sila pwedeng ganunin. So alam mo yon, doon sa ano facility doon kasi matututo ka paano magsalita, mag-English, mag-handle. Parang hindi naman sa hindi tayo marunong mag-English pero iba kasi yung actual na sila na away kanila pag converse sila sa iyo, tinabak mo sila. Merong ka talagang baka pag may mga naku-culture shock kasi na dito kasi they will tell you upfront talaga pag ambagal mo, tapos may ambagal mo or hindi sila satisfied. Hindi nila diretsahan. Yeah. Straightforward sila. Iiyak at alam mo kung hindi ka sanay. Okay lang, yeah. So and then they always look at it para gusto ko lang clarify yung ay ang dami, 1:25. Okay, I'm breaking that picture. Yung 1:25 na yan, hindi lahat yan may swero. Yes. So, hindi lahat. Yung mga 3-4 yun yung may swero and then hindi sila pwedeng mag ano ng Christmas tree doon kasi bawal yun. Bawal sa skilled na. Doon, okay? Let me repeat, hindi sila Christmas tree sa 25 na yon. Usually, naka-peak line, midline. Niwala sa Pilipinas noon, hindi nila alam yung peak line, midline. Yun yung parang teplak na pinahaba dito na diretso. Oo, diretso sa Belvane. So, yun, magpo-push ka ng gamot, ipa-flush mo and all that. Kasi meron din ganun sa hospital. So para pagdating mo sa hospital, parang, oh, wow, okay, hindi na ako. Lang pa na to, kaya ko to. And then, yung peg tube doon. Daming orders. Like, kunwari, orders sa cath lab, orders sa IR. So it's like, sa nursing home, wala, or sa facility, wala eh. Let me, isa pang ano, kasi parang, lagi nilang, sorry for the word, lagi nilang to look down yung, sa SNF, karamihan dyan, DNR. Yeah, totoo. Yeah. So,
unlike sa hospital, kung lima man yung hawak ko, pag may nag-toxic na isa dyan, iikot-puwet ko. Yeah. Uh-huh. Kasi required kang mag-resuscitate, required kang magbigay ng epi and all that. Kasi may epi. Sa sniff kasi, hindi. Kailangan alamin mo kung sino yung DNR sa full code. Yeah. Full code. Tawag ka 911 and then you start resuscitating. Pero hindi ikaw yung nakikita mong nagko-code talaga na. Yeah. Yung parang Grey's Anatomy na gano'n. Hindi talaga. So, parang sa makakanood ito, ewan ko baka may mang bash na naman or may mga... Hindi ganyan. Ang sinasabi lang namin, give chance to, if it is being offered to you to get out of the Philippines, lalo ngayon napakaingit ngayon sa Pilipinas, yeah. kung nurse ka naman, may NCLEX ka, give it a try, hindi naman ibig sabihin forever ka sa nursing home, yeah. Nursing home, we all start from nursing home and then you be transition. Hindi ka bound doon, go get what you can. Kumbaga, yun lang sabi namin na hindi ko kasi kaya yung bakit nasubukan na ba? Uh-oh. Yeah. Yeah, so, totoo yun. Kung tayo nakayanan natin, definitely sila, kaya din nila, di ba? Galing. Yeah. Galing naman ni Levi talaga. So, Levi, after ng SNF mo, yung skilled nursing facility mo, nag-shift ka na agad sa current work mo. Ay, nag-hospital ka pa. So, nilibot na ni Levi lahat. So, after mo mag, anong nurse? ICU? Kasi ang daming sa nurse, sa hospital, di ba? So, hindi ako ICU nurse. Ito, I just want to inspire people na hindi, ICU nurse, being an ICU nurse, ER nurse, or whatever nurse, is not the end goal lahat. Kasi hindi tao gustong tumanda sa bedside. May mga tao na mag-explore. Oo, may gusto mag-explore. So ako, nung time na yon, paglipat ko dito sa Texas, sa hospital, pandemic. Papasok na yung pandemic. Okay. So, papasok na yung pandemic, May 13 ako lumipat dito. Sabi ko, ayokong ma-expose kasi pag MS, magkakaroon ka ng COVID case dyan. Direct, direct contact. So, sabi ko, ano ang area na clean ang patient? Less. Clean, walang COVID. And then, tama-tama, yung mga kasama ko sa Accenture, which, sila yung wala naman ako mag-anak dito sa Texas eh, sila yung tumulong sa akin to get here. Nagpasa ng resume ko and, alam mo, nag-endorse sa akin, ginawang reference. Sabi nila, try mo yung psych. Wow, interesting, ha? So, I did. And then, my psych nursing was, hindi siya inpatient psych. It was ER psych. So, yun yung... kasi meron siyang yung psych hold. Yeah. So, usually sa mga hospital, meron silang CDU, yung clinical decision. Yeah. Parang, kunwari, pag nasa ER sila, hindi alanganin pa sila i-admit or i-deny. Okay. So, pero hindi na sila ganun ka-acute. Doon sila sa clinical decision na... Okay. Na doon sila naka-hold muna tapos titingnan nila kunwari mataas parang observation exactly. So tawag ng observation unit, so hindi pa sila inaakyat sa floor pero hindi pa sila pinapauwi kasi like kunwari mataas pa yung BP nila, bumaba ng bahagya pero hindi pa normal, so parang to make way para makapasok pa yung ibang pasyente sa ER, papasok sila. So meron silang segregated na ganun din sa ER na pinag-workan ko, psych. If the patient was not hindi pa siya hindi ina-accept yung insurance niya sa floor, okay, but waiting for another facility to get them, they put into that particular area. So medyo kasi walang ano-ano dun eh, walang pili-pili, pwedeng from homeless to prisoner to normal na size. Yes. Okay. So may kaba, pero ang maganda naman kasi yung tech ko is a mental health tech.
Ah, may ganun. Meron kang ka, yung parang ano, CNA mo, pero tech na ano sa psych. Sa psych. So, ano sila, usually mga malalaking katawan sila. Yeah. Oh, wow. May exam ba yun? Kasi mayroon silang specific training. Training, right? No. Parang, paano mag-de-escalate pag nag-a-agitate na yung patient, yung kakausap. Tandem kami eh. So, in 5 minutes, isa akong nurse and then one mental health tech. So, pag nag-a-agitate na yung isang patient, at yun na yung tingin na kami, alam ko na agad, meron ding doon ano yung panic button, pupunta yung police. Okay. So, siya, dinide-escalate niya na parang, okay, we can talk about it, ganyan-ganyan. Pero, alam ko na agad na nagpe-prepare na ako ng meds and all. Ikaw na yung patient. So, parang, we work hand in hand. So, that's a totally, kasi wala naman akong background sa psych. Totally different area for me. Ang kagandahan lang noon is that area doesn't accept COVID patients. If you're COVID, stay outside. Sa hospital, yeah. Oh, different right, area, yun. Hindi na papasok sa amin. Kasi sa psych, at least dun sa hospital na pinag-workan ko before, like yung kasagsagan ng pandemic, sa site kasi poor boundary sila eh, di ba? Maghahawakan yan, alam mo yun, mga yan. So, pag isa nakahawa, mahahawa yung buong. Lahat, yeah. So, hindi sila pwede magpapasok na anything communicable or, so, dun yung pathway ko na parang, okay, dito muna ako, at least, safe. And yung hospital. Yeah. And then I worked there for like 2 years mm-hmm. ako. Tapos na time na yon, umuwi ako ng Pilipinas. Medyo nag-ano na rin ako na parang gusto ko kasi ng another job. Another job. Gusto ko UX na hindi stressful. Na medyo hawak ko yung oras ko. Oras. So, marami na kaming ka-work sa Accenture na nag-shift sa UM. UM, for those of your viewers that doesn't know that, that's utilization management. That's or utilization review, utilization management. Pero basically, nag-review ka ng mga medical records, ng insurance or ng particular para i-approve or is either approve or hindi approve. Diba? So nag-apply. I've been applying the pandemic in 2020 kasi hindi ako matanggap. Countless rejections. Like, name it. Na-deny na ako. Name it. Blue Cross Blue Shield, Sigma, Aetna. And to think na nag-work ako sa Blue Cross Blue Shield sa Pilipinas as an outsourced nurse for 5 years, ni-reject nila ako. Parang sabi ko, ouch. So, alam mo yung ginandahan ko yung mga resume ko. Ito ko, ginawan ko na. Alam mo yung pang Miss Universe talaga na. Pero, otherwise, pero yun nga lang, ni-reject ako. Parang sabi ko, hindi ko pa panahon siguro, Lord, parang papa. So after, lo and behold, nung nag-vacation ako sa Pilipinas, election yun, that was the Lenny BBM election. Ah, election. Yeah. So nag-vacation ako, yun yung nag-message yung company and they messaged me na parang, we're interested dun sa background mo. Nice. Sabi ko, can we have an interview? Sabi ko, can we have an interview? Eh, wala akong wifi sa bahay. Wifi? O, naka-only data lang ako, Globe. Kiniregister ko na lang, tapos sabi ko, sige Lord, kung para sa akin to, mapapasa. Napasa ko naman, so they offered me, so pagbalik ko dito, I have another job waiting for me other than the hospital. Wow. So, kaya lang, Monday to Friday yon. And then yung hospital basa. So, mayroon din naman benefits kasi doon, may 401k. So, sabi I don't want to leave the hospital kasi gusto ko pa rin nakakahalili. Yeah, may clinicals pa rin. Pero ang maganda ngayon kasi hawak na natin yung time natin. Yeah. Kaya lang naman sa PRN is one shift or two shifts per cut-off, parang ganon. So, just pick up and then you're good. So, which I can do. Manageable yun. So, kaya yun. It worked. Binaliktad ko na. Pinultime ko yung work from home. Pinultime ko yung hospital, which is yun. Saka parang ano lang naman yun eh. Kasi yung full-time yung work from home,
Tapos parang pastime mo lang, like parang gusto mo nang, you know, my experience lang yung nurse, like, you know, pagpawisan ng konti, one day, or PRN, just get it, right? May and bayad pa. Yeah, oh, nababayaran ka pa kasi may wig. And then, sorry, segue ulit. Tinransition na nila ako dun sa ER nila na hindi na, dun na ako sa triage. So yun yung ginagawa. Nilabas na nila ako dun. Oh, wow. Galing. Yeah. Pero ano lang naman yun, parang, kaya, triage ka, nag-triage ka, nag-vital signs ka, where, yeah. Tinatawag lang Barbie works. Worst case, categorize ng, syempre, okay, unahin natin to, and then yung mga, Parang alam ko na yun, kasi yung anak namin, parang alam beses na admit. So parang pupunta ka dun sa treasure, tapos may ibang nurse na yung mag-aasikaso sa'yo. Yeah. Depende kung saan ka pupunta. Yon, ganun. Tapos usually, yan yung trabaho ko, mag-interview ka, tapos mag-epic, diba, tapos check mo yung vitals. Tapos para pag pumasok, pag kunwari, chest pain, pagpasok, kakabitan mo na siya ng cardiac monitor. Tapos nandiyan na yung ER nurse. Yeah. Tapos, ibang nurse na mag-handle. Yeah. Tapos, malaki bayad sa akin. So, okay, you take over. Ganyan. So, ikaw naman, tapos pag kunwari super crowded sila, super busy sila, bibigay lang nila sa'yo. Kasi syempre, hindi ka naman fully ER. Yeah. Eh, ano ka lang nila na, kunwari yung mga catheter change. Yeah. Or, change, yeah. Yung stitch removal, cut bite, mga ganun, yung mga bar yung mga maliliit lang. Yeah. At pero yung that maliliit na yon, nakakatulong sa kanila yon kasi hindi, at least hindi nila iniisip. Hindi na iniisip yun. So, galing, no? Diba? Galing talaga dito, no? Diba? Ang daming, kumbaga, sa isang department, hindi lang isang nurse. So, ang dami talagang pwedeng, kagaya mo, may triage nurse, meron pang psych nurse and everything. Yeah. So, kaya ang dami talagang kailangan ng nurse dito. Yeah, kasi ang dami. Kasi, yun nga eh. Tapos, kasi, like, hindi popular ang nursing dito sa Amerika. Like, hindi ito yung first choice, of course, ng mga bata. Yeah, ng mga bata dito. Alam mo yan, kasi, kahit yung ibang mga Pilipina, asawa na dito, yeah. And yung mga anak nila, yung mga first generation immigrants, kung tawagin, bihira yung nag-nursing. Bihira, yeah, totoo. Kasi, ano, something. Ganon. So, there's always space for us, and thank God for that, kasi meron tayong opportunities. Correct. Migrate here. Migrate, hindi work visa. So, totoo nga ako, Levi, kwento lang, di ba nag-work sa OR ako nag-work. So, may mga friend din ako doon na mga nurses. Like, may mga team leader, tapos may mga doctor din. Tapos sabi ni, di ba nagpo-post na si Andrea, mga ganon na yung mga ano. Sabi ng isang nurse din na puti. Sabi niya, nurse na puti, sabi niya sa akin, oh, is that your wife? Like, yung nag-ano na, like, nurses to go over here? No, I need to take care of my job now. Sabi niya. Natakot naman sila, diba? Sabi niya, I was like, and then yung surgeon sumagot sa OR kasi ko eh. Alam mo yung parang nagkakantuan kayo sa table. And then sumagot yung surgeons, like, sabi niya, oh yeah, you need to be careful. We're gonna have a lot more of, like, judge. Sabi like that. Yeah, kasi tayong mga Pilipino. Matyaga tayo eh, sa overtime. And ano. At saka, isa pa pala yan. Hindi ko alam sa setup sa OR nyo, pero yung isang friend ko nag-OR nurse dito, meron silang tinatawag na OR tech. Yeah, may OR tech. Di ba? So hindi ko yung ganun. Hindi ka na maglilinis. Actually, baby nga kami sa OR eh, kasi meron kaming OR tech, may anesthesia tech. And then pag mag-code ka, ano eh, nandun na lahat. Nandun yung surgeon, nandun yung anesthesia. So it's like, ang isa lang gagawin mo lang mag-CPR. Ibang-iba yung setup dito. Like talagang, yung una, sorry for the word, tatanga-tanga talaga ako dun sa unit. Parang, pag na-float ako, kasi uso yan na-float. Pag na-float, parang sabi ko, ay, walang tao dito. Tapos mayroong button dun na parang code or staff assist. Yeah. Ano ba yung ang kailangan ko lang naman, hihilahin lang yung pasyente pa-akit. Yeah. Kaya itong staff assist. Tapos, tinanong ko yung staff assist, naglabasa na yung mga artists. What's happening? Ganun-ganun na sila. Sabi ko, ano pala yun? Iba pala. Parang code loop.
Sabi ko, I just needed just parang iiling-iling na lang sila. Sabi ko, di ba, parang ano ba yan? Kasi iba yung setup sa Pinas. Iba, yeah, iba. Dito, oh. May, ano, di ba yung OR setup dito, may pasyente ako one time. Alam mo ba na 5 years na ako sa work ko sa OR, never pa ako nag-insert ng IV sa ka-Foley. Meron ngayon doctor surgeon namin, kasi ang usually nagpuput ng insert, nag-insert ng Foley, mm-hmm. ano, resident doctor. Eh, may meeting silang lahat. So, sabi ko, oh my God, ano, parang 4 years na akong hindi nag-ano. So, nilagay ko yung Foley doon. And then, yung surgeon nandun. And then, nagbisi-bisihan ako. Sabi ko, 4 years na akong hindi nag-Foley, ha. Sabi ko, count ako, bigay ng IV. Sabi ng surgeon si Dr. OG, sabi niya, Judge, you know that I'm not gonna put that, right? I know, Doc. I'm gonna put it on. Don't worry. I don't like it. Na-insert ko naman. Awa ng Diyos. Diba kasi, ang dami nilang tulong dito. Eh, kasi ako, sorry, segue lang din. Ano kasi ako, gala ako sa hospital. Kung natin pag medyo hayahay, pumupunta Fedora ako sa ibang unit. Unit, yeah. Pupunta ako din sa kunwari sa tele-unit. Di ba sa parang, wow, telemetry. Parang ang telemetry, nakapasok na sa ICU yan eh. ICU. Yeah. Ito hindi. ICU, may mga PCs. Yeah. Oh. Nakita ko yung telemetry, 'di ba telemetry yung more on mga cardiac care. Cardiac. Ako, kala ko naman tong mga nurse na to sa telemetry, talagang wow, ganyan sila. Hindi, merong teletech na meron pang tech. Yeah. Tapos nag-radio lang siya, "Hey, your patient is throwing a AFib," ganyan. Sabi ko, may tagawa. Sabi ko ganyan. So hindi ikaw yung makakabantay ka lang. Yeah, yung hindi na ikaw yung mag-assess or sabi ko, ikaw. Yeah. Meron ka talagang help. So, talagang, ang kagandahan talaga dito is, hindi ikaw lahat. Kumbaga, may help ka. That's good news to all may misconception na baka ikaw lahat. Yung kinakabahan. Kasi ganun yung setting sa Pilipinas. Yeah. Eh, hello, sa Pilipinas, pag mababa ang potassium, binibigay lang banana. Ang banana ang binibigay. Yeah. Kasi hindi naman to tropical country. They don't. So, kaya yun. Kaya, may options. Yeah. Yun ngayon, sabi nila na ano dito, ano talaga, lagi nilang sinasabi is yung collaborative kind of. Collaborative talaga. Yeah. And nila lagi na, ano, understaff, ganyan. Yeah. Where is understaff? No matter what. Yeah. Maraming facility talaga. Pero if you think of it that way, it makes room for other kababayans na makapunta dito. Makapunta, yeah. The gaps. Mm. Correct. Fill the gaps. And then, kung hindi man ganun, tingnan mo sa aspeto na room for overtime yun. It's you think those yung mga challenges na yun na think it as a positive para sa'yo, di ba? Kung ano yung magigain mo. Ito hindi lang yung mag-dwell ka dun. Yeah. Ito, at gusto ko na maging understaff dito kaysa maging understaff sa Pinas. Pinas, yeah. OTY dun eh. At dito, okay yung sahod mo. You can do, you know, yung pera na, you know, kikitain mo dun sa bayad ka, walang OTY. Yeah. No, so, OTY. Ano, like, kunwari, mag-OT ka man, di ka na masyad. Although, syempre, talaga nakapagod din naman ng nursing. Pero in terms ng tulong, marami kang tulong. Yeah, you just need to how to delegate yung mga their task. Ayun. Galing. Thank you, Levi, sa pag-share ng lahat ng yun. Kasi, alam mo, malaking bagay yung nasi-share natin sa kanila. Kasi, yung hindi, kumbaga, dumalawak yung, ano nila eh, yung pananaw nila sa nursing. Dito. Yung pathway ng mga nurses na yung mga nawawalan na ng pag-asa. Sabihin na natin, tulad nga nung pinag-interviewan kaming forum or podcast, sabi nga, kahit isa lang matulungan natin, malaking bagay. Yeah. Heard na hindi ko kailangan, like ako, hindi ko kailangan i-post to sa mismong taong natulungan or nandito. Yeah. Yeah. Siya yung mismong magpapatotoo. Magpapatotoo, yeah. Na gano'n. It equalizes kasi yung lahat eh, na hindi ako graduate sa isang magandang school. Wala akong honor. Yes. Totoo. No. Yeah. Equal opportunity. Makapunta kayo. As long as makapasa mo ang NCLEX. NCLEX lang number one. Ito lang ang mag-entry din ng walang NCLEX. Alam nyo yon. Yeah. Kung mag-aasawa ka
ang afam. So, yun yung malaking. So, yeah. Ayun guys, ha. So, si Levi, meron, nag-help siya sa mga nurses natin dyan. Mm. NCLEX passer na gustong makahanap ng employer dito. So, just send us a message. We can, Levi. And si Levi para matulungan. Gusto pa sana natin na i-dwell forward, kumbaga i-expand pa yung dun sa area na pagtulong mo. Kaso, medyo 1 hour na. Ang sarap kasi nausapan natin, yeah. Diba? Ano naman, anytime naman pwede tayo. Oo, pwede natin ulitin. Yeah, kumbaga, another episode naman. Yeah, yeah. Dun sa mga kung process ba kung paano sila makakapunta dito. Andrea, sorry, ano ko lang. Medtech din, tsaka RadTech. As yun. Long may ang medtech kailangan may ASCPI, that's American Society of Pathology, MA. Basta yun yung NCLEX version nila. Okay. RT is American Registry of RadTech. Mm-hmm. Basta ipasa nila yun, they can get here. Kasi yun yung pinaka-tech nila. Yeah. So, pasa nyo yun, and then PM nyo siya. May pag-uusapan tayo. Yes, yeah, ayun. Yun. Thank you so much, Levi. Ayan. And before tayo mag-end, Levi, alam ko marami ka nang na-share sa mga nurses na gustong makarating dito. Ano lang, parang one piece of advice or parang ano ba yung sa tingin mo based on your experience, ano nga ba yung ma-share mo sa kanila? Last words. Parang ang last words ko or in conclusion, like I said, it's an America is an equal opportunity, no matter what color you are, no matter what gender preference you have, no matter what, kung, alam mo yun, single mom ka man or hiwalay ka, ang objective yung pag-hire nila sa'yo dito. You just need to pass NCLEX and then pass IELTS. Actually, ngayon, kung hindi ka, iba din, address ko lang to, takot na takot mag-IELTS. Okay, kung hirap mag-IELTS, meron tayong PTE, that's PTE. Mas madali yon. Okay. Sobrang dali nun kumpara sa IELTS. Mm-hmm. And then, yon, mas makakatulong sa inyo yon. So, kumbaga, walang mangyayari kung magpo-procrastinate tayo dyan. PHR, nang papanood mo to, nag-aalaga ka ng anak mo, kung iniisip mo, wag mo tong gawin para sa sarili mo, gawin mo to para sa anak mo. Yes. Yeah. Sayang yung pag-i-English ng anak mo kung ang makakausap nila sila Jep, sila Kay. Bigyan mo naman siya ng opportunity to yes. 'Di ba? Makausap niya dito mga pangalan niya, mga Sheldon, mga yeah. mga Kiara. Yeah. Bigyan mo siya ng opportunity. Yes. And then para din to sa mga ibang magulang sa Pilipinas na ano bang isipin mo kung ano bang pwedeng course ng anak ko sa college. Yes, and, totoo. Mag-nursing sila or what. Pero kuhaan niyo nang kumuha kayo ng course na hindi lang gusto ng anak niyo pero merong opportunities. Yes. Yeah, may future lang dahil alam mo 'yun. Ito kasi uso ngayon eh. Ah, sige, magaganito ako, mahilig naman ako mag-Dota, magko-computer ako. Yeah. Tingnan niyo 'yun. Lawakan niyo yung pag-iisip niyo. And dun sa magbabash sa amin dito. Yeah. Hindi ako magbablog kasi papatulan ko kayo. Pero, to bash kayo. Pero kami yung living proof, si Andrea, si Jej, na nakapag-based on our own merit, on our own experience, and then that's it. Thank you so much, Levi. Definitely, yung lahat ng na-share mo dito, alam ko, kahit isa dyan, meron dyan na maniniwala or kumbaga, makaka-appreciate ng lahat ng mga sinabi mo, diba? Yung iba dyan, may inaantay lang yung mga tipo ng ganito, ganito pala. So, diba? Ang saya talaga ng usapan, Levi. Sana, meron pa sana tayong part 2. No? Oh, sige, may part 2. Usapan natin yung, diba? Oh, comments, antay mo natin. Oo nga. Ayun. Yung pag-usapan ko yung address ko yung Andrea, ikaw, Sean. Thank you talaga, Levi. It really takes a courage sa, you know, yung pag-share mo, yung pag-open ng lahat ng ito. So, yun, guys. Please, if you want Levi to help you, nandyan lang siya. He's there to assist you all throughout.
Yeah, okay. PM us, yan, send us a message, and we're gonna do as much as we can. Muna ha. Kasi kung wala pa tayong NCLEX, wala tayong pag-uusapan, ma'am. Yeah, NCLEX. Yung mga NCLEX passer, syempre, mas malaki yung chance na makarating na talaga dito. Kasi yun nga, yung ticket na napag-usapan natin. So, yun. Okay. Guys, thank you so much. Levi, thank you again. Thank you. So, yeah, good luck sa mga, mga gigs mo. Yeah, thank you. Good luck and God bless sa'yo sa lahat ng you know, your dreams and for future dreams pa dito sa America. Thank you for sharing. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.